Sa loob ng halos limang buwang bakbakan sa Marawi City, nahirapan ang mga sundalo na masukol ang Maute-ISIS. Konektado raw kasi sa mga gusali ang ilang panel na pinagkutaan ng mga terorista. Napasok po ng GMA News ang ilan sa mga panel na yan. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, sa tagal nga nating pagko-cover sa Marawi, ilang beses na rin natin narinig yung sinasabing tunnel system mula sa mga opisyal ng militar. Pero ng mga oras na yon, ay hindi talaga natin maintindihan kung ano yung epekto nito sa operasyon ng mga puwersa ng gobyerno laban sa teroristang grupo. Pero nang ating mapasok ito kahapon, ay doon natin naintindihan kung gaano talaga kahirap yung operasyon ng militar para mabawi ang Marawi. Para sa mga residente ng Marawi, mahirap matanggap ang mga eksenang tulad nito. Ang pagkawasak ng kanilang syudad at pagbuwis ng buhay ng napakaraming tropa ng pamahalaan at sibilyan para mabawi ang lungsod mula sa mga terorista. Pero nang mapasok ko ang kaloob-looban ng main battle area, gamit ang aking 360 camera, kitang-kita kung bakit ito tumagal ng halos limang buwan. Ito yung sample ng mga binubutas ng mga kalaban para makalusot sila. Isa to sa defensive position nila na occupy nila. So yung kalaban, sir, dito sila nakapwesto kung nakikita niya yung binubutas. So bali, pangbutas mo na to. Kapag nandiyan ka po sa loob, kitang-kita po yung kalsada. Kapag mayroong tropa na tumawid, talagang tatamaan. So talagang malayo siya, hindi makikita. Ito yung sa mga pwesto ng sniper. Balik, ito po yung tunnel. Okay. Ito yung pwesto niya kapag ka nasa snipe siya palabas. Yes, sir. So kitang-kita nga naman talaga niya yung mga tao sa kalsada, sir, no? Yes, sir. Balik, ito po yung tunnel na ginawa nila. Oh. Balik, tagusan po ito hanggang sa kabilang building. Oh. Okay natin. So galing yung sa taas kanina? Yes, sir. Yung start, pinasok natin. Oo. Tapos ito naman, papunta sa anto, kabilang building na. Yes, sir. Ito yung basement, isa sa mga pinagtataguan nila, sir. Oo, sir. Ito nahirapan yung pagpasok natin, sir. Ito yung pinaka-PG, tinatapunan ng granada itong ilalim. Pero matibay pa rin. Oh. Sila yung nag-RPG, sir. Pinas-PG yung tanki dyan sa labas, sir. Galing dito? Yes, sir. Dito sa lain ng muso, sir. So pumasok kami dun sa kabilang side. Ang labas namin, dito na sa halos baba. Ibang bahagi na ito, yung structure. Ganito kahirap yung nadaanan ng mga sundalo para makapenetrate sa mga ganitong masisikip na alleyway. Imagine mo lang kung may pumuputok pa habang nagko-cross ka sa mga ganito, talagang napakahirap. Sa pag-iikot ko sa bahagi ng main battle area kung saan naganap ang mga huling labanan, napakahirap isipin ang pinagdaan ang hirap ng mga tropang nagtiyaga, nagsakripisyo, at nagbuwis ng buhay para mapalaya ang syudad ng Marawi. Jessica, para mas maintindihan na yung hirap na pinagdaanan ng mga sundalo, ay gumawa tayo ng simpleng illustration doon sa sistema ng tunnel na ginagamit ng teroristang grupong Maute-ISIS. Ito yung isang bahay na pinuntahan natin kahapon, at yung tunnel na ating pinasok ay nakakabit sa kabilang bahay across the street. So ganun ka layo yung or kalalim yung tunnel system na yon. Ito namang butas na ito yung ating pinasok, palabas naman yon sa likurang bahagi ng bahay. At nung ating pasukan ng 360 camera, Jessica, yung kaloob-looban ng tunnel, ay meron tayong nakitang maliit na entrance. I would suppose ito ay hinuhukay nila para makarating naman sa drainage system sa kabilang bahagi ng kalye. Yung drainage system na ito ay diretso hanggang sa Lake Lanao. Doon siya, ganun siya kahaba, Jessica. So ganito ka-extensive, isang bahay pa lamang yan nung ating napasok. Pero ganito na ka-extensive yung tunnel system na kanilang ginagamit. May kakabit na dalawang bahay at meron pang possible exit route sa pamagitan naman ng drainage system. Jessica? No wonder, Rafi, no, talagang
ang hirap yung pinasok na nung sinuong nung ating mga sundalo para habulin sila. Ang description nga nung isang article na nabasa ko, they were like rats, no? Para silang mga daga na kayang-kayang sumuot sa ilalim ng mga bahay doon. Ayun na nga, Jessica. Itong bahay na ito, since maliit lamang, ay nakuha nila in a matter of 2 days, isang araw na pagpaplano at isang araw na operasyon. Kaya nakuha nila itong bahay na ito. Pero yung ilalim ng mosque na ating pinasok ay 3 weeks nila nakuha, Jessica. Ganun ka tagal. Yung isang block na yon ay 3 linggong nakuha ng mga nakausap nating tropa ng gobyerno doon. So imagine mo na lang, isang bloke lang yon ng commercial district ng Marawi, 3 linggong kinuha ng mga sundalo. Iisipin mo siguro kung hindi mo napasok yung lugar, eh bakit napakabagal? Pero nang atin na talagang pasukin, doon talaga naintindihan yung network of tunnels doon sa loob. Doon na rin natutulog, Jessica, yung mga terorista kasama nung kanilang hostages. Kung kahit na bombahin ito, kahit na mga 500-pounder na ibinabagsak ng FA-50 ng Philippine Air Force, ay hindi sila natitinag doon sa ilalim ng mga tunnel na yun. So talagang naging mahirap yung operasyon. Kung aakalain mo, yung nag-collapse na gusali ay wala ng teroristang Maute-ISIS doon. Pero pag lumapit na yung tropa, ay meron pa rin palang naiiwan doon at nakaka-injure at nakakapatay pa ng mga tropang nag-ooperate, Jessica. Oh, so Rafi, they were able to take advantage dun sa drainage system ng Marawi, no? Ginamit nila yung network of drainage na yon para magpalipat-lipat ng bahay. Bukod dyan, gumawa pa sila ng sarili nilang tunnel system. Yun nga, nasa ilalim pala ng mga ilang bahay, connected ito by another network ng mga tunnels. Ganun ba yon, Rafi? Yes, Jessica, ganun na nga yung ginawa. Yung mga bahay na strategically located sa mga kanto, yun ang ginamit nilang posisyon para i-defend yung kanilang posisyon. At itong mga bahay na ito ay may katabing drainage system. So doon na lang ay meron na silang possible exit route. Tapos yung kabilang kanto naman na walang drainage system ay yun ang nilagyan nila ng hukay. At ang sinabi ng ating mga nakausap na tropa ay yung mga hostages yung kanilang pinaghukay itong mga tunnel na ito. At nung makita naman natin na hindi naman ganun kahirap na hukayin, I would suppose, kasi talagang parang putik, Jessica, yung lupa. At least doon sa napasok natin na tunnel, putik lamang ito, wala tayo halos nakitang bato. Pero gayon pa man, sa haba at laki ng tunnel na kanilang ginawa, talagang mahirap para sa mga gumawa nito yung magdig ng ganun na kalalim, lalo pat nagpuputukan at kulang yung pagkain, kulang ang tubig. So imagine nila natin kung gaano kahirap para sa mga hostages yung kanilang sitwasyon, na Jessica. So it looks like, Rafi, na paghandaan nila ng mabuti itong gagawin nilang ito. Hindi lang yung at random na tumakbo sila ng Marawi at dun sila nagkubkob. Hindi, mukhang plinano nila ng mabuti kasi mukhang pinili pa nila yung mga bahay na kanilang gagawa ng tunnel, no? Kasi bukod sa yung mga maraming bahay dyan sa Marawi, fortified talaga, no? Buhos yung simento. Pinili pa nila yung mga may access sa mga drainage, yung pwede nilang ilusot sa kabilang bahay yung tunnel, yung mga things like that. Yes, Jessica, talagang doon pa lang makikita mo na talagang extensive yung kanilang plano. Kahit na nabulilyaso yung initial plano nila i-take over yung buong syudad ng Marawi, nag-adjust na sila nung lagay na yon, na Jessica, dahil dapat ay buong Marawi yung kanilang kukubkubin, kabilang na yung kampo ng militar at maging yung provincial capital. Pero nung mabulilyaso nga, napa-advance ika nga yung kanilang plano. So ang ginawa na lamang nila ay sinecure nila yung 3 tulay. At mula doon ay nilabanan nila yung puwersa ng gobyerno. So talagang planado ito, Jessica, kahit yung paghuhukay ng mga tunnel, dahil hindi mo naman pupwedeng, sabi nga nung ating nakausap na tropa, hindi naman pwedeng doon na lamang nila naisip na gumawa ng tunnel system. At yun nga, strategically located pa yung mga bahay na may ganitong tunneling system. At kahit yung mga mosque, yung ilalim nito, ay ginawa nila ng tulugan. Yung tunnel system, napakaluwag. Merong kakasyang 5 tao, merong kakasyang hanggang 10 tao, ganito kaluwag. So alam talaga nila na bubombahin sila ng militar at yung kanilang recourse ay magtago sa ilalim ng lupa para sila ay makasurvive, Jessica. Maraming salamat, Rafi, lalo na sa yung napaka-compelling na video. Kuha mo mismo yun, ano? Pati yung editing, hindi humadali mag-edit ng kuha ng 360-degree camera. Maraming salamat, Rafi Pima.